Well, i-discuss ko lang yung e-commerce and yung continuation ng adjudication ng DTI. Well, adjudication is yung kaso na ipa-file o yung parusang ipapataw dun sa mga napatunayan na lumabag sa Consumer Act as part of consumer protection. So, i-discuss ko muna yung no wrong door policy, meaning sinabi ko na kanina pag nag-file kayo ng complaint, una muna sa DTI under the Fair Trade Enforcement Bureau. Okay. Para mabigyan kayo ng example, 'di ba may mga commercial, may mga promo. Ano yung sinasabi nila? Per DTI FT permit number. Yun yun. Kasi kung naloko kayo ng promo, nanalo kayo and then hindi nyo natanggap yung premium dapat sa inyo o sa tingin nyo may mali, sa FTEB kayo magpa-file. Fair Trade Enforcement Bureau. FTEB. So, after FTEB, kung pagkain yan, okay, CFRR o Center for Food Regulation and Research under FDA. Pag pagkain yan, yung mga processed food including yung Milo, yung cow head, yung mga ganon, yung mga nabibiling ganon, including yung Chucky or yung 80s or yung 90s yung Magnolia chocolate yon. Di ba? Yun CFRR yon. Pag gamot naman, including hindi naman ako sa ano, for ano, lahat ng gamot including supplements like vitamins is CDRR o Center for Drug Regulations and Research. Eh, paano naman kapag ka-online yung binili? Yun yung pumapasok yung e-commerce. Wala pa kasing nakalagay doon. So, ang ginagawa is tatanggapin ng FTEB and then yung FTEB would. Wala kasi silang facilities to tuno kung talaga nagkamali yun. Kasi ano eh, pupunta sila ngayon kay NBI o National Bureau of Investigation Cybercrime Division. So, syempre, ipinasa na nila sa NBI Cybercrime Division. Ito naman si NBI, ang gagawin nito, kung online yun, para makakuha ng ebidensya, para pwedeng makasuhan, si Cybercrime Division lang ang pwedeng kumontak sa Facebook Philippines para matitrib yung ebidensya na nandaya kayo. Yun yun, para matrace kung sino yung nandaya sa inyo. Kayang itrace ng NBI yan. Yan yung tinatawag na digital forensics. Ibig sabihin, kasi walang ano yung DTI to trace yung internet eh. So, sa NBI sila pumupunta ngayon. Yung NBI ang makikipag-collaborate sa FB, sa Facebook, or kung sa Twitter yan, Twitter Philippines. So, yun. Kung sa ano yan, kung relation yan sa Google. So, e-commerce terms. Okay? Yung e-commerce meaning lahat ng trade na nangyayari physically, idinaan lang sa internet. Yun yung e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce, which includes yung mobile. Okay? Yung mobile phone transactions, mobile phone messages, that is also part of e-commerce. So, i-discuss ko lang po, meron sila dapat brick and mortar. Ano yung brick and mortar? Meron silang opisina. Meron silang physical location. Di ba? Kahit residential yon na nagsisilbi na nandun nakastock yung kanilang ano po, pwede yon. Kasi MSME naman yung karamihan. Pero pag malalaki na, dapat meron silang brick and mortar. Yung kagaya nung Lazada, may building sila. Shopee, may sarili silang building. Brick and mortar. Okay? Ito yung
Second, yung sa ATM, skimming. Alam niyo sa ATM, 'di ba, kaya maraming nawawala ng pera sa ATM, yung sa ATM nila kasi hindi nila alam yung pinagpipindutan nila is skimming device pala. Minsan mahirap ma-detect na may skimming device pala yung ATM. Hindi nila alam, ubos na yung pera nila and hindi naman nila wini-withdraw na skim. Or yung iba naman, naloloko kasi nagbibigay sila ng information sa mga ngayon lang nila nakilala sa social media. Di ba? Ang tawag doon, phishing. Panagbigay ka no ng intentional phishing or may phishing din naman na kinukuha forcefully. Talagang yung nag-hack ng account, phishing ang tawag doon. Kinukuha yung pangalan mo, yung magkano yung laman ng account mo. Ganun, phishing yun. Phishing, spelling nun is P-H-I-S-I-M-G. Phishing. Internet phishing. O yun, bas gaming. Yung actual sa ATM. Ngayon, pag e-commerce na yan, phishing na tawag dyan. Kasi yung lahat nung lahat ngayon, yung mga mobile transactions, yung transfer ng pera is nangyayari electronically. Ang tawag doon, electronic fund transfer. So, di ba yung transfer from account to account, minsan physical. Galing sa isang bangko, pupunta ka sa kabilang bangko. Ngayon, hindi. Pwede na sa internet. So, dapat hindi nyo binibigay yung inyong mga sensitive information kasi baka ma-transfer sa account ng mga masasamang loob yung pera nyo electronically. Kaya importante yung mga information yung hindi binibigay. Kaya okay lang din na magkaroon kayo ng OTP o yung one-time password. So yun lang po yung dapat yung maintindihan sa e-commerce and TTA adjudication. Wala pa po kasing ano sa electronic eh. Dun pa lang sa physical. Ibig sabihin, wala pang nakalagay sa Consumer Act na si NBI Cybercrime. Usually, ginagawa po yan ngayon. Pero, wala pong nakalagay sa batas yan. Ginagawa lang po yan ngayon para matulungan ng Fair Trade Enforcement Bureau yung mga naloko sa mga online frauds na yan. Diba? Kaya nga kung sa Facebook kayo nagkaroon ng transaction, walang habol si ano dyan. Si FTEB dyan, wala. The only thing na magagawa nyo is mapatunayan sa NBI o makonvince yung NBI para yung NBI ang magte-trace nun through the help of Facebook Philippines na hanapin yung nandaya sa inyo kasi wala pa po talagang transaction. Sige, yun lang ako.